Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Miyerkules na naman, araw ng ating mahal na inananalangin sa Klodo. Ngayon po ang unang Miyerkules ng buwan na Agosto sa 18th linggo ng karaniwang panahon. Samahan niyo po ko at ating pagnilayan ang Ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Mateo, Kabanatang 15, Talatang 21 hanggang 28. Pero bago po yung mga minamahal mga kapatid, matanong ko po kayo, naranasan niyo na po ba na hindi kayo kasali? Kumbaga, may isa bang karanasan kayo na kung saan hindi kayo naging kasali sa isang laro, sa isang okasyon, sa isang bagay na gustong-gusto ninyong maging kasali kayo? Pero sabi nga nila, basta't gusto, gagawa at gagawa ng paraan para makasali sa bagay nito. Ito ang eksena ng Ebanghelyo natin ngayon. Isang babaeng taga-Kanaan ang humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak. Ngunit hindi agad tumugon si Jesus at nagsabi pa na isinugo lamang siya sa mga anak ng Israel. Sa unang tingin, marahil mga minamahal mga kapatid, tayo magtataka. Aakalain nating ayaw ni Jesus na wari bagang hindi niya nais pagalingin ang anak ng babaeng ito. Pero bago natin bigyan ng ganong pananaw, unawain natin na galing sa ibang lahi ang dalawang karakter. Galing sila sa ibang lahi, kultura at ibang paniniwala na kung saan ang taga-Kanaan, ang kanilang paniniwala ay naliwas sa paniniwala ng mga Hudyo sa iisang tunay na Diyos. Alalahanin natin si Jesus ay isinilang at lumaki sa lipunang Hudiyo na iba sa lipunan ng babaeng lumapit sa kanya. Ngunit ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat ng lumalapit ng may pananalig sa kanya, na pinagkakaloob ang kaligtasan sa lahat ng lumalapit ng may pananalig sa Diyos. Nakasali ang lahat na nagnanais na mapasali sa paghahari ng Diyos. Oo, isinasali ng Diyos sa kanyang paghahari at pinagkakaloob ang mga biyaya sa mga lumalapit ng may pananalig sa kanya, katulad ng babae sa ating Ebanghelyo, isang babaeng taga-Kanaan. Hindi matitiis ng Diyos na hindi isali ang mga humihingi sa kanya ng awa. Hindi tatanggihan ng Diyos ang mga nagmamakaawa sa kanya. Dahil para sa Diyos, kasali tayong lahat. Nang pumunta si Jesus sa lugar ng mga taga-Kanaan, alam niyang makakatagpo niya ang lahi na iba sa kanya, na iba sa kanyang kinalakhan bilang galing sa lugar ng mga Hudyo. Sa pagpunta pa lamang na yun, Jesus ipinapakita na handa siyang makinig at makatagpo ang mga taong itinuturing na hindi kasali ng lipunan na kanyang sinilangan o kinagisnan. Isali ang lahat ng mga nananalig at lumalapit sa paghahari ng Diyos. Ito ang misyon ni Jesus. At ito ang naranasan ng babae sa kanyang pagsusumamo para sa kanyang anak. Nakaramdam ng kaginawaan ang kanyang anak dahil kasali siya sa paghahari ng Diyos. Sa awa ng Diyos, kasali tayong lahat. Bukas ang awa ng Diyos sa lahat ng tao. Sa kabila ng ating pagkakaiba sa paniniwala, kultura, o kaugalian. Kung ganun, ano ang inaasahan sa atin ni Jesus bilang kanyang mga tagasunod? Inaasahan ni Jesus na tayo na kanyang mga tagasunod ay maging bukas sa lahat ng tao, na ituring nakasali ang lahat ng lumalapit at humihingi ng awa ng Diyos, kahit iba siya sa atin, sa pananaw man, kultura o kaugalian. Na maging tayong lahat ay sinasali, isinasama ng Diyos. Kahit sino ka man, sinasama ka, isinasali ka ng Diyos sa kanyang pag-aari. Bilang pangwakas mga minamahal mga kapatid, nais ko lang ibahagi ang isang karanasan ko sa pagmimisyon. Minsan po sa pagdalaw ko sa isang kapitbahayan, sa aking pagbibisita sa mga pamilya, nakainkwentro ko ang isang kapitbahayan na binubuo ng apat na pamilya. Sa apat na pamilyang yon,
meron doong isang lalaking Muslim. Pero hindi balakid ang kanyang paniniwala para ang kapitbahayan na yun ay magsama-sama. Puro Katoliko sila, maliban doon sa lalaking yun na Muslim. Pero hindi balakid sa kanila na magkaisa, magsama-sama. Sa lahat ng okasyon, magkakasama silang lahat. Mapa-birthday man, mapakasal, o ano man ang pinagdiriwang ng komunidad na yon, kasama ang lalaki yun. Maging sa taniman, pagtutulungan, pagbabayanihan, kasama ang lalaki yun. Para sa kapitbahayan na yon, iisang pamilya sila. Ang lahat ay kasali. Pamilya ang turing nila sa bawat isa. Kasali ang lahat sa pagiging kapitbahayan nila. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo sa atin, mga minamahal, mga kapatid. Si Jesus na parito para sa lahat na lumalapit at nananalig sa paghahari ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga minamahal, mga kapatid. Ang dalangin ko po na may pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating pong may kapal sa pagdalangin ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Amen.